It's time to replace my car alarm remote since hindi pa natin 'to napapalitan simula nung binili. Nasira na nga yung kanyang housing ano. Kaya kailangan na natin palitan. Ang hirap kasi pagka ganyan, pwedeng mabasa. So nilagyan natin ng plastic ano, binalot natin sa plastic para hindi siya magkaroon ng short circuit kapag nabasa siya. Something na nahulog siya sa tubig. So ano yan, kailangan na natin talaga siyang palitan dahil delikado. Pagka nasira na yan, ang hirap dahil kung nakalak yung iyong car, yung iyong sasakyan, tapos naka-alarm siya. So mag-alarm yan pag binuksan mo ng susi. So kailangan nating palitan ito. So itong keyless entry na lock and unlock na may remote, yan ipapalit natin mga kaibigan. Yan. So ipapa-install natin iyan, pero bago yan, tignan muna natin ano kung ano yung nasa loob niyan at ano yung nasa loob ng lumang PCB board ng car alarm. Ano yung difference ng bawat isa? Papakita ko sa inyo kapag binaklas natin iyan. So tignan natin ano, alisin natin yung kanyang mga pang-ilalim na mga cover para ipakita ko sa inyo kung saan siya nakalagay at kung papaano siya babaklasin. Yan, papakita ko sa inyo kung ilang relay iyan ano. At yan, makikita niyo naman andiyan din yung mga wirings niya. So pag yan ay pinalitan na natin ng bago o pinalitan na natin yung bagong electronics sa lock and unlock na may remote. Yan ay magiging maayos na bago na yung ating remote ano. At yun nga ang gagawin natin sa ngayon. Ito ay hindi car alarm, iba tong anong to, electronics na ito. Pagka may car alarm siya, bago din yung kanyang speaker na ipapalit at may iba pang mga option. So ito, alisin na natin mga kaibigan ano, isa-isahin na natin alisin yung kanyang mga screw at ipakita ko sa inyo kung saan natin kukunin o saan natin makikita yung old na PCB board, yung pinaka-central niya sa ilalim ano. Great circuit pa niya, old fashion ano, may mga pins pa ano. Ayan. Hindi pa siya microchip, pero ito may maliit na chips ano. Pero hindi siya ganun ka slim ano, kasi ano siya, old fashion pa siya. Hindi katulad nitong isa, ayun no, ang liit niya no. Kaya lang 3 relay lang siya. Tatang IC niya microchips. So maliliit siya. So titingnan natin kung magma-match itong mga 'to. Right. May wire ano. So ito na ipinakabit na lang natin sa ating kakilalang auto electrician para makita natin yung difference ng alarm, may alarm sa wala. Kasi yung dati may alarm siya kapag binuksan ng iba, mag-a-alarm siya. O kaya pag tinapa kami preno habang naka-on yung alarm, mag-a-alarm siya. Ito namang pinakabit natin ay wala siyang alarm, kaya tinesting natin ito kung anong difference ano. So itong pinapakabit nating iyan ay pagka pinindot mo sa susi,
mag-lock and mag-unlock siya. Pero wala na siyang alarm. Kapag may pumasok na burglar, hindi siya mag-alarm, ano. Ngayon, ang ipapakabit pa natin dito yung wire para dun sa manual na on and off or lock and unlock sa panel. Kasi wala itong lock and unlock dyan sa may panel. Yan, yun yung kanyang design. So ito, papakabitan natin ng wire at tayo na mismo yung magkakabit ng pinaka-switch, yung sisaw switch niya. So pag naikabit natin iyan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung magiging advantage kapag nailagay na natin yung lock and unlock na yun, ano. Paano na? Kilis lang pala to, kuya. Ha? Kilis. Walang tunog to. Ilaw lang. Ilaw lang, ano? Ilaw lang to. Walang tunog. Kaya ganun to. Ilaw lang to. Signal lang talaga. Malalaman mo yung signal. Signal lang, ano? Signal lang. Walang toot. Oo, oh, wala. Wala to. Pero pag yung alarm, yung alarm. Yung alarm talaga. Yung kagaya nito na. Yung mga hindi, ano. Hindi, gumagana ba? Ha? Gumagana ba pa ba yung alarm niya, yung speaker? Hindi na. Wala na. Wala to kasi. Ah, wala. Oo, wala to eh. Walang optional to eh. Kaya tayo sa manual, walang nakalagay kung saan ang optional. Ang ano dito, ano lang, oh. Paano yun? Pagka may burglar, may magnanakaw, hindi tutunog. Hindi. Ah. Ilaw lang siya. Magbe-blink-blink lang siya. Ah, ganun lang. Ito, tranquilless. Sa likod. Wala na, oh. Ayan lang eh. So, yun ang pagkakaiba sa nabili natin, ano. Ang mangyayari, wala na siyang alarm. Basta on and lock and unlock lang siya. So, nabili na natin, kaya itirinay na lang natin ipakabit. So, kapag kayo ay mag-search sa online na nag-sell ng mga ganitong mga alarms or mga lock and unlock switches or remote, tignan nyo mabuti yung price. At saka tignan niyo mabuti yung kanyang mga optionals at saka yung mga ano niya, yung kung paano siya gumagana, ano. Kasi kapag nabili natin ito mura, okay, mura siya at hindi natin na-research masyado, yun, aminado ako, hindi ako masyado nakapag-research, talagang mali yung pagkakabili natin, ano. Kaya ang kailangan natin gawin, titingnan na rin natin o mag-search tayo sa iba't iba pang nagbebenta nito kung bakit meron silang binebenta na remote lang pero wala siyang alarm, ano. So ganun ang difference, ano. Kaya ang gagawin natin dito, since nabili na natin, kabit na lang natin at saka papalitan na lang natin sa susunod na mga pagkakataon, ano. Okay, ang gagawin natin dito, mga kaibigan, ipapakita ko lang sa inyo karagdagang option, itong lalagyan natin ng lock and unlock sa loob ng panel niya. Kasi dati talagang sa remote lang, kapag ka nasa loob ka ng ano, nasa loob ka ng sasakyan, sasara mo, ang option lang ay pindutin mo sa remote o kaya tapakan mo yung preno. Pero wala siyang lock and unlock sa loob ng panel yan. Katulad ng nakikita ninyo sa video, ano, nilagyan ko siya ng switch para dyan sa lock and unlock. Yan, dati wala yan. Ngayon, nilagyan ko na siya. So, yun ang naging maganda dun sa ating option, ano, sa ating nabili na option, ano. Ewan ka susunod na pagpapalit natin kung pwede pa rin gawin iyon. Pero so far ngayon, gamitin muna natin, ano. So, sa makikita ninyo, andyan yung source, ano, yung nasa gitna source, tapos yung left and right, yun ang lock and unlock. Nilagyan na rin natin, mga kaibigan, ng socket, ano, para pag tinanggal natin yung kanyang pinaka panel ay walang problema. So ayan, no. Nagla-lock and nag-unlock siya, mga kaibigan. So ayan na, gumagana na kahit hindi natin pinadaan sa remote. So yun yung ating video for today, mga kaibigan, ano. Sana may mga natutuhan kayo sa pagbili ng mga gamit natin sa loob natin sa sasakyan. Kailangan lang natin na i-search lang muna tayo para hindi tayo magkaroon ng mistake sa ating pagbili, ano. At at the same time, natutuhan nyo rin kung paano maglagay ng switches para sa lock and unlock. So sana, mga kaibigan, ay nagustuhan ninyo ang video na ito at mag-upload naman tayo ng iba pang topic tungkol sa gagawing content sa susunod, ano. It's either sa
sasakyan or sa ating mga air conditioning ano. At sana huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating main channel. Sa sunod na mga pagkakataon ay magkita-kita muli tayo. Salamat sa inyo at more power sa ating lahat.